ay sasalaysay ng mga taong personal na nakakita at nakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Nasa mga taga-subaybay ang pagpapasya kung paniniwalaan o hindi ang mga nasabing kwento. Labing limang minuto mula sa Siraan Water Springs sa bayan ng Aninii sa Antique, mararating ang Nogas Island. Sa unang sulyap, tila abandonado na ang maliit na isla. Habang papalapit, makapigil hininga ang ganda nito. Dahil hitik sa mayayabong na punong kahoy ang kagubatan. At nakarating na tayo po dito sa Nogas Island. Bababa tayo at malalaman natin kung ano pa ang mga mapapalakad na nangyayari dito sa isla ng Nogas Island. Talaga na! Hindi natatapos sa kwento ni Aninii at Nogas ang kababalaghan. Ayon kay John Lori Dulalia, Operation Supervisor ng Siraan Water Springs, meron ding sariling kwento ng misteryo ang Nogas Island. May paniniwala kasi dati yung mga matatanda na isang kaharian sa Enchanted daw yan dyan, malaking kaharian. Every time na may fiesta, every 17th of the May, no? So, pumupunta yung lahat ng mga native or lahat ng mga tao from mainland, nagdadala ng pagkain para mag-picnic type. Doon kumakain sila. And then, syempre, parang fiesta na style. So, nagiinuman, kainan, hanggang sa minsan maglasingan, alam niyo kung anong susunod. Dahil sa kapangahasan ng mga tao, naningil umano ang mga hindi nakikitang nilalang sa isla. So, paniniwala nila, kaya dati yon matagal na, palaging namamatay kasi nga may kinukuha sila. Kasi nabubulabog yung kaharian nila. Natigil lang umano ang taong-taong pagkuha ng buhay nang mamatay ang isang magandang dalaga. Sabi ng manggagamot dito sa amin din, na nakita daw niya doon nila na ginawa daw siyang prinsesa. Nandito na tayo at kung mapapansin ninyo, maganda yung nasa likuran ko. Ito yung kagandahan ng Nogas Island. Ngayon, sa likod ko, ang lighthouse, pupuntahan natin yon, at ang pamosong Balete Tree, kung saan maraming nararamdaman, at kahit po ako ay maraming nararamdaman doon po sa paligid ng Balete Tree. Halika na, samahan niyo po ako at tingnan natin ang Enchanted Nogas Island. Isang lalaki ang naabutan namin sa isla. Kasama ko po ngayon si Sir John Talantor. Siya ang caretaker ng Nogas Island. Ngayon, pupuntahan namin. Madadaanan muna namin ang lighthouse pagkatapos yung Balete Tree. Magkukwento si Sir John doon. Hindi na mabilang ni Sir John ang mga di maipaliwanag na pangyayaring naranasan niya sa loob ng halos 7 taong pagbabantay niya sa Nogas Island. Sa isang bahagi, may mahabang landas na magkasabay na ng hahalina at nagbabanta. Tila isang arko ang nilikha na sanga na nakahilerang puno ng kalachuchi patungo sa isang matayog na puting parola o lighthouse. Mayabong at masukal naman ang kagubatan sa isla.
sabi ni Sir John, mismo mga puno sa isla ay may ikinukubling sikreto. Itong punong balite na nasa likuran ko po ay 300 taon na ito. Pag lumaong ako rito na papatay, parating dito, nagbibigay galang po ako na magandang umaga. Isa sa mga di niya malilimutang kwento ay ang nangyari sa ilang kabataang bumisita sa isla at sinamahan niyang mag-ikot doon. May nag-tour dito na mga estudyante ng UP. Sabi ko sa kanila, huwag silang maingay kasi maraming kababalagan din dito. Uy, dali, ano rin? Wait lang, wait. 1, 2, 3. Yes. Oh, sige, jump shot. 1, 2, 3. Paulit-ulit man niyang pinagsabihan ng mga bisita, binaliwala nila ang pakiusap ni Sir John at patuloy sila nag-ingay, lalo na nang makalapit sila sa malaking puno ng balete sa gitna ng gubat. Jump shot ka mo sa likod ko. Tumang siya ayun sa likod mo! Ready, jump shot! 1, 2, 3! Jump shot! Ay, gusto ko na! Gusto ko na! Dahil sa pagkamangha, tumambay pa sila doon at pumagit na sa mga naglalakihang ugat nito. Mismong si Sir John ay hindi maipaliwanag ang sumunod na mga nangyari. Nabigyan sila ng biglang lahat ng cellphone nila at saka yung mga tablet na dala na full charge naman, eh biglang nag-blackout. Walang ano, walang signal, walang lahat-lahat. Tapos nung sa akin naman, yung tinignan ko yung cellphone ko, umiilaw naman. Pero sila nagtaka kung bakit nawala yung signal nila. Siguro sasabi ko na huwag maingay. Saan na signal cellphone mo? Wait, kapatay akong cellphone, guys. Patay ko lang ng cellphone. Nag-signal ka na? Patay gid siya, guys. Full charge. Maya-maya, nagyayaan silang lumabas ng punong balite. Nung nandoon na sila, nagtaka sila, nabiglang umilaw ulit yung kanilang mga daladalang cellphone. Kaya pati ako parang hindi makapaniwala na ganun yung mangyari. Eh nung nagpicture sila doon sa harapan ng lugas, lumabas na yung mga mukha nila. Pero ang narinig ko sa kanila, nakapagtataka kung bakit na nandito kami. Walang lumabas kahit ni isang mukha o anong kahit na umakyat sa puno, wala. Ikinuwento rin ni Sir John ang pagpunta ng isa pang grupo ng mga turistang bumisita sa isla noong 2017. May 17 pista dito ng lugas. Ang gusto nila, mag-overnight sila dito. Ngayon, nakaupo sila sa isang cottage na ang kasunod na cottage, walang tao. Sila na lang natira. Sa sumunod na lugas na cottage, may nakita silang nakaupo na babae nakatalikod. Tapos, nakaputi ng damit, tsaka yung buhok na mahaba na kumikislap-kislap. Kaya nagtaka sila, nagtanungan pa, may nakita ba kayo? Kasama niya pala ay natakot na rin. Pagdating ng mga alas 9, yung bangkero na tinawagan, napasundo na lang, hindi na sila magpaumagahan pa. Natakot nga ay umuwi sila. Yun ang nakita nila, ay mahaba. Tila sinubukan ni ng mga engkanto sa isla ang production team Stargazer Philippines. Nagkukwentuhan kaming dalawa, tapos may narinig ako, may narinig din pala siya. Tapos tinanong niya ako, may naririnig ka? Oo, sabi ko, yung mga bata dyan nag-iingay sa ano. Sabi niya, wala namang pumasok dito, tayo lang ah. Kayo po sir, ano kayo? Oo, yun nga, narinig ko may nag-iingay na bata, parang nagkukwentuhan, parang masaya. Tapos tinanong ko siya, may narinig ka ba? Sabi niya, mayroon nga, parang nandyan lang. Eh, yun nga, sabi ko, wala naman natin bata rito na pumunta, tayo lang naman, dalawang bangka. Sa kwento tungkol sa alamat ni Aninii at Nogas, at sa mga kwento ng kababalaghan sa Nogas Island, natahi ang nakaraan at kasalukuyan, at ang mundo ng realidad sa engkanto. Sa mga bibisita sa mga lugar na ito na naniniwala man o hindi, meron lang silang ilang paalala. Bibigay tayo galang dito sa loob. Although nag-iingay din kami pero minimal lang po kasi ayaw din namin na mabulabog din sila. Tulungan niyo lang po ako kasi ito ang gawain ko rito sa araw-araw. Sa paglisa namin sa pusod ng kagubatan, nagpasalamat kami sa mga di nakikitang taga-Nogas Island.